Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Alam niyo po, nag-mayor din po ako ng San Juan, kaya I know where the former president is coming from. Marami ko rin siguro ang pinatay, sir. Alam ko. Mr. Chair, Mr. President, bibigyan ho namin kayo ng pagkakataon to air your side dahil nung napanood ko po yung mga revelations ng mga resource persons sa Quad Committee sa House of Representatives. Marami po mga revelations po ang mga naglabasan, katulad po ng kay Colonel Garma. Ang sabi po niya, she received a call from you sometime in May 2016. Can you confirm this, Mr. President? Ay, hindi ako tumatawag ng pulis. Bahay? Pero, yung sabi niya doon sa bahay? Hindi ko pinapupunta ng... Before you assumed the presidency, you were still president-elect at the time. Sabi niya May 2016. So I presume you were still president-elect, Mr. President. I do not remember... calling her. Calling her. And for what? Yung presidente ako, nandyan na yung lahat nasa akin na ang... Ang sabi po kasi niya dun sa kanyang revelation dun sa Quad Committee, nagpapahanap din po kayo ng isang police officer na miyembro ng INC. Tama po ba ito? Yun po ang sinabi ni Colonel Garma ron sa Quadcom, sa House of Representatives, yun ang pangulo. I hate to say this, but nagsisinungaling yung gagang yun. Bakit? Bakit ako mamili ng Iglesia ni Cristo? Di, yung mga aglipay, pati isali ko na lang. Yung Mormons. Why would I zero in sa Iglesia ni Cristo? For what reason? Yun po ang sinabi ni... Kaya, sir, I am just trying to in-explain ko kung bakit ako magpatawag ng Iglesia ni Cristo. Di, ipatawag ko na lang yung Mormons, pati yung aglipay. Trabaho nila yan, sir. Ako, Mayor Presidente. Wala akong pakialam kung anong relihiyon ninyo. Tangina, trabaho kayo dyan. Alam nila yan. Alam nila yan kung paano ko sila murahin. Do not give me that shit to butang. Why would I specify a person belonging to a religious sect? Kagaya ito ni Ruina. Si Ruina Garma. Oh, Garma. Yan si Garma, laking Dabaw yan. Laking pulis sa Dabaw yan. Yan pa si sila Leonardo. Marami yan silang grupo, but itong dalawa na ito, grupo ni Garma, were specifically assigned by me to take care sa droga. Yun ang totoo dyan. Ngayon, may marinig ka dyan sa narrative ni Garma na magkuha ka ng Iglesia ni Cristo. Alam mo ba, Sal, kung bakit? Bakit ito? Alam mo bakit? Because ang Iglesia ni Cristo, may tiwala ako at alam ko may ipapatrabaho ako pati pera. Yung si Leonardo ng Iglesia ni Cristo, sabi ko magkuha ka. Hindi naman kailangan na kaibigan mo yung personal. But because of the Iglesia ni Cristo, guys, maasahan mo at yung pera mo hindi masayang, hindi ibursa at gagastuhin yan para sa project na pinapagawa mo sa kanila. Yan ang totoo. So, pero wala ho kayong inuutos sa mga dating chief of police ninyo, chief of PNP, na
na pumatay. Warning lang na istorya mo lang yan, sir. Kaya pag inutusan mo yan, sabihin mo, patayin mo, sabihin, sir, mukhang hindi pwede yan, sir. I tried. Ako mismo, I tried. Ang order ko talaga sa kanila, pag makawag ng baril, patayin mo na para encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na. So, Ginoong Pangulo, nung mayor po kayo ng Davao, do you confirm the existence of the Davao Death Squad? No, sir. Wala ho ang Davao Death Squad? Chief of Police Director. Puro commander ng Death Squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng police yan. Literally, hindi yung sabihin ng Death Squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death Squad rin yan. Pero wag mo naman, mga police kawawa naman. Ha? Meron akong Death Squad. Death Squad. Pito, pero hindi yung mga police. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. gangster, Chair. Utusan ko, patayin mo yan, kay kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Ang Death Squad ko, ma'am, is, of course, it is organized. Hangat dyan lang. Ano po yung structure ng organization na iyon? Against criminals. Did I ever tell you to shoot a criminal na defenseless na nahuli na ninyo? Never in my whole life, Mr. President. I can tell you, Mr. May Chairman. Sinabi ba ko sa inyo na isalvage ninyo yung tao? Never, Mr. President. Kaya kayong mga presinto, yung area of jurisdiction mo, pag mandyan pa yung droga, umalis ka. Kung chief of police ka ng syudad, pag may droga at hindi mo kayang pumatay, takot kang mamatay, putang ina, umalis ka dyan sa trabaho mo. Ang police ang bigyan ko. 50,000, sigurado mahuli yan. Kung sabihin mo lang 50,000, wala. Pero sabihin mo, ibigay mo yung 50,000, no? Hanapin mo. Pag lumaban, patayin mo. Ako, bigyan ko yan sila. Ayan, oh, buhay yan. Bigay ako sa kanila, 50 mil. Gasolina. Pagdating mo doon, patayin mo. So, anong gawin nila? Bigyan mo panahon na lumaban. Mga kabunyog, mga kababayan, mula pa man po ng grabing pananalanta ng Bagyong Christine, sa inyo pong mga financial donations at donations in kind, ay kaagad pong nakatulong ang Attorney Enzo Recto at ang bunyog sa ating pong mga kababayan dito sa Naga City, Tamarinisur at Bicol, na mahagi po tayo ng mga hot meal sa mga sinalanta. At kahit po baha pa, sinuong po natin ito upang maipahatid sa bahay-bahay ang inyo pong mga pinadalang tulong. Nang humupa na po ang baha, lalapwa nating pinalawak ang pamimigay ng mga relief pack sa mga nangangailangan. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon ay nasa rehabilitation stage na po ang ating mga kababayan. Patuloy pa rin po ang pagpapaabot sa akin ng mga request ng kanilang mga pangangailangan. Kung gusto po ninyong patuloy pang makatulong, bukas pa po tayong tumanggap ng mga financial donations at kahit po mga donations in kind. Ang sabi ko po, hanggat may natatanggap pa rin po akong tulong mula po sa inyo, patuloy pa rin po itong ating proyekto. Napakaraming salamat po muli sa inyo. May kulang salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa.
Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atin ang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.